The Daily Bread Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Brad Jeff Eliscopides, it's a beautiful and great going Monday. Again, good morning. Good morning, Ted at Chai. Indeed, it's a beautiful Monday morning. Maaliwalas, maganda ang panahon. Oo. Maganda ang buhay, Ted. It's a beautiful day. Lalo na si Chacha. Sakto lang naman. Sakto lang, guys. Sana Chacha all. Lagi yan. Lagi. Okay, sige. So, Brad, go ahead. Marami nag-aabang sa atin para sa ating aral today. Ito po ang ating katanungan po naman para po sa What's On Your Mind tomorrow. Okay, Brad? Go ahead. Yan. Happy viewing muna tayo. Nag-message sa akin sa Facebook. Marilu Valite, Padre Calma. Thank you for watching. And of course, belated Happy Mother's Day daw. Dina Bayon, ang iyong gwapong anak na si Bong, nagpapabate. Thank you po for raising a great man of God. Ayan. Since Monday na naman, Ted, yung mga uring manggagawa na lagi mong binabanggit sa mga negosyante rin, maliit man or malaki, mabuhay po kayong lahat at nawa ay pagpalain ng Diyos ang mission nyo today at sa mga susunod pang araw. Meron lang po akong magandang exhortation o reminder para sa atin ng mga gustong-gusto maging successful sa buhay. Maganda po yung adikain na yan. Sabi sa Kawikaan 10:2, ang kayamanang nakuha sa masamang paraan ay hindi makapagbibigay ng anumang kabutihan. Ngunit, ang matuwid na pamumuhay ay makapagliligtas sa iyo sa kamatayan. Alam mo, Ted, at siya, pag nakakabasa tayo ng mga ganitong reminder, parang, alam naman natin yan. Of course, obvious naman. Yan ang problema lang sa minsan sa obvious. Minsan obvious, hindi natin napapansin or hindi natin nagagawa. Ang dami pong mga tao through the years of counseling na ginawa ko bilang pastor, ito po'y totoong-totoo. Nakakita po ako ng mga taong yung aspirasyon nila para yumaman. Wala naman pong masama na maging successful. Linawin ko lang po. Ang tao po ay biniyayaan ng Diyos ng talento, ng giftings para umayos ang buhay. Alam nga namang maghirap ka tapos mag-lead pa sa kasamaan. Pero sabi nga sa Psalm chapter 1, ang gusto ni Lord sa iyo, para kang puno na nagyayabong at fruitful, prosperous, para rin po tayo maging blessing sa marami. I mean, yung mga happy anonymous natin and all, I'm sure mayroon silang konting extra. That's why they can give. So linawin ko lang po, hindi po masamang maging successful or maging mayaman. In fact, pag tinignan mo ang Biblia, ang daming mga men of God dyan, women of God, ang yayaman. Si Abraham, si Jacob, si Haring David lang, saka yung anak niya si Solomon, ang yayaman yan. So hindi po masamang yumaman. Okay, ang labanan lang po, paano ka ba yumaman? Kasi po sabi ng verse natin, na nakuha sa masamang paraan. There's something about wealth na nakakasilaw at nakakabulag. Para nabubulagan tayo sa kinang ng ginto, sabi nga. Pero po, reminder ko lang, ang matuwid daw po ang pamumuhay, yung lagi sinasabi ni Brad Ted, lumalaban ang patas, ay makapagliligtas sa iyo sa kamatayan. Hindi lang po yung physical na death. Dahil alam naman natin, may mga namatay din dahil sa kasakiman sa pera. Pero yung pong kamatayan na sinasabi rito ay eternal death. Pag tayo po'y namuhay na matuwid, kahit simple lang, may contentment, tayo daw po ay maililigtas sa talagang ultimate na kamatayan, which is eternal death. Ibig sabihin, simple man ang buhay dito sa lupa, kontento tayo, kahit di tayo maging milyonaryo, bilyonaryo, basta matuwid ang yung daan, sure ka sa yung eternal life because we have the relationship with Christ. And as I end, sa natin makukuha ang matuwid na pamumuhay, not by our own doing. It's only a relationship with Christ. Kaya po tayo makakalakad na matuwid at masusunod ng kanyang mga kautusan at ang kanyang kaluguran. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa reminder na to. May mga tagapakinig kami na matetempt ngayong araw na to. Matcha-challenge ang kanilang katuwiran. Maaring taxi driver na may iwanan ng wallet ng isang pasahero. Maaring isang janitor na makakapulot ng naiwang gamit. O maaring opportunity na gamitin yung petty cash dahil nagtatrabaho sa isang kumpanya. O maaaring negosyante na gusto mandaya sa tax. Lord, lahat kami, Lord, including me, matcha-challenge sa kinang ng ginto. But Lord, tulungan nyo kami na maging matuwid ang pamumuhay.
upang maligtas kami sa eternal death. Salamat sa kabutihan na bigay mo sa aming mga manggagawa na nakikibaka ngayon ng patas. Palakasin niyo sila, panatiliin lumalaban ng patas, at pakita mo, Lord, ang kaluguran mo ang dapat mo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Panginoon, muli po maraming salamat sa pagkakataong ito na aming muli makaugnayan ngayong pong linggo ng paggawa si Brad Jeff Eriscopides. And we pray para po sa kanyang proteksyon at ang kanyang guidance sa kanyang pagmimisyon sa buong linggong ito. And Lord, we pray para po kay Doc Victoriano sa kanyang pong agarang paggaling, sa kanyang iniindang karamdaman, and guide po ninyo ang kanyang butihing pamilya. At sa lahat din po ng mga may karamdaman ngayon na nakikinig sa aming programa, Lord, kayo na pong bahala sa kanila. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Salamat na marami, Brad Jeff. Thank you very much. At sa lahat din ng mga nag-aabang sa iyo, gaya nitong si Ma'am Christina Barles ng United Auctioneers Incorporated na nagdiriwang din po ng kanyang kaarawan today. Yan, inaabangan din ang iyong segment na ito, Brad Jeff. Marami talaga ang marami ang nag-aabang dito para nga humingi ng inspirasyon at kumuha, ha? Opo, ng inspirasyon sa buong araw ng paggawa. Amen. Brad Jeff? Brad Ted, it's Monday, so alam na natin yan, galawan dyan, mga Canadian. Mm-hmm. Good morning sa inyo lahat dyan. Ayan, aangat na naman kaming mga Canadian. Nakaanda na yata yung aking lalabang mga basahan. Ate Belen Barantes at Brando Barantes, thank you for listening. Brad Ted, opo, ako'y maglalaban na. Ito po yung daily Brad, your daily dose of inspiration. Thank you. Serving the people, Brad Jeff Eliscopides. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.